Doktor, hindi inakala na ang kanyang nawawalang kasintahan ang babaeng manganganak sa bus na tinulungan niya. Siya ba ang ama ng sanggol na isinilang nito? Hindi inaasahan ni Doc Francis na dahil sa pag-attend nga sa isang medical mission sa isang probinsya sa Calabarzon ay muli niyang makikita ang kanyang kasintahan na ilang buwan na nga niyang hinahanap matapos nitong umalis sa kanilang bahay nang hindi nagpaalam sa kanya. Subalit ang pagkikita nilang muli sa isang pampasaherong bus ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari lamang. Dahil ang kanyang dating kasintahan ay nangangailangan ng tulong ng mga oras na yon upang maayos nitong maisilang ang kambal na sanggol na nasa sinapupunan nito. Agad pinagkaguluhan si Myra ng ibang pasahero ng bus nang sabihin nitong manganganak na nga ito at hindi na nito kayang pigilan pa ang paglabas ng bata. Bagaman may nararamdaman na galit si Doc Francis, para sa babae hindi niya maatim na panoorin lang ito. Kaya kagad nga niyang tinulong ang mga nakang dating kasintahan kahit pa nga naguguluhan ng kanyang isipan kung sino ang ama ng mga bata. Ano kaya ang gagawin ni Doc Francis kapag nalaman nga niyang anak niya ang kambal na sanggol? Isang araw pagkatapos ng medical mission na pinuntahan ni Doc ay nagmamadali na nga siyang bumalik ng Manila para humabol sa kanyang flight. Alauna na ng hapon at alas 5 ang flight ni Doc patungo sa bansang Amerika upang magsanay ng kanyang piniling propesyon. Nasa parte ng Laguna na nga siya nang huminto ang kanyang sinasakyan sa gitna ng daan. Mabuti na lang at walang gaanong dumaraang sasakyan sa lugar. "Manong, ano nangyari?" tanong nga ni Francis sa kanyang driver na si Mangisko. "Doc, mukhang nasiraan po tayo eh. Sandali lang po at titignan ko." Tugon nga ni Mangisko. "Sige Manong, sabihan niyo lang ako kung kailangan niyo ng tulong ha." Tugon nga ni Doc. "Sige po Doc." Tugon naman ni Manong Isko at mabilis na bumaba ng sasakyan. Ilang sandali pa lang sa labas si Manong Isko ay tumunog na nga ang cellphone ni Francis. At nang tignan nga niya ito ay ang kanyang inang si Dr. Elizabeth ang tumatawag. "Hello ma?" bungad nga ni Doc nang sagutin niya ang tawag. "Anak, nasan ka?" tanong nga ng ginang kay Doc Francis. "Nandito lang ako sa Laguna ma, pabalik na ako dyan." Tugon nga ni Doc Francis. "Mabuti naman kung ganon. Tumawag lang ako para i-remind ka sa flight mo. Naisip ko kasi na baka mag-enjoy ka na naman sa panggagamot ng libre." Terit sahang saad nga ng ginang. Napailing na nga lamang si Doc Francis at piniling wag na nga lamang sumagot sa ina. Agad na nga rin namang nagpaalam ang ginang na ibababa na nga nito ang tawag. Bata pa lang si Doc Francis, nasa mga kapuspalad na nga ang kanyang puso. Bagay na madalas ikagalit ng kanyang ina. Bagaman nagmula nga sa mayamang pamilya, si Doc nakukuha ang lahat ng bagay na gusto niya. Kailanman, hindi siya naging masaya dahil ang atensyon ng kanyang mga magulang na parehong doktor ay abala sa kanilang mga propesyon. Hindi nga niya makuha ang atensyon ng mga to. Kaya ang buong panahon ng kanyang kabataan umikot nga sa kanyang pag-aaral. At sa tulong ng kanyang yaya na si Manang Susan, ay lumaki nga siyang mabuting tao at mulat sa estado ng buhay ng mga mahihirap dahil sa madalas pa nga niyang kasama ang kanilang mga kasambahay kaya't nakikita nga niya ang hirap ng buhay na dinaranas nga ng mga ito. Nasa ganong pag-iisip nga si Doc Francis nang pumasok sa loob ng sasakyan si Mangisko. "Doc, mukhang makina po ng kotse ang bumigay." Dismayado na sabi nga ng driver. "Ganun ba? May napansin ka bang talyer sa dinaanan natin?" tanong nga ni Doc Francis. "Wala po Doc. At saka mukhang matatagalan pa po bago ito maayos. Baka po
Malate kayo sa flight nyo. Sagot nga ni Mangis ko. Sandali namang nag-isip si Doc Francis nang marinig nga ang sinabi ng driver niya. Mukhang tama ito. Kailangan niyang makabalik agad ng lungsod. Kung ganun Mangis ko, mas mabuti pa siguro kung mag-commute na lang ako. Ikaw na pong bahala sa sakyan. Sad nga ni Doc Francis. Eh Doc, sigurado ka po ba dyan? Hindi ba mas mahihirapan kung mag-commute ka? Nag-aalala nga, nasaad ni Mangis ko. Huwag ka nang mag-alala, Mangis ko. Kaya ko ng sarili ko, malaki na ako. Tugon pa nga ni Doc. Sige po Doc. Pero baka magalit sa akin si Doktora kapag may masamang nangyari sa inyo. Sad pa nga ni Mangis ko. Huwag mo na lang siyang alalahanin, akong bahala. At sigurado kung maiintindihan niya ako, mas magagalit yun kung hindi ako matutuloy sa flight ko. Natatawang sad nga ni Francis nang sabihin nga niya yun. Natinawanan din naman ni Mangis ko. Matapos kunin ang kanyang bag na nasa sasakyan, bumaba na nga ng kotse si Francis. Sige Doc, mag-iingat ka po sa daan ha. Pahabol na sad pa nga ni Mangis ko. Salamat Manong, ikaw din po. Tugon naman ni Francis. At lumakad palayo. Nang may dumaang tricycle, ay pinarak agad ito ni Francis at nagpatid na nga sa terminal ng bus. Nang makarating na nga sa terminal ng bus, ay agad nagtanong si Francis, nang biyaheng pakubaw. Mapalad naman siyang nakaabot sa paalis na bus. Ano po ang nasa bandang gitna na nga lamang ang bakante, kaya doon na nga umupo si Francis. Isinuot niya ang kanyang sunglasses bago isinandal ang kanyang likuran sa sandalan ng upuan. Ipipikit na nga sana niya ang kanyang mga mata para matulog nang marinig nga niya ang pag-uusap ng dalawang babae sa kanyang likuran na umagaw ng kanyang atensyon. Aray! Daing nga ni Myra sa kaibigang si Manilyn. Anong nangyayari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Magkakasunod nga at nag-aalala, natanong naman ni Manilyn. Ang tiyan ko biglang humilap eh, tugon nga ni Myra. Ano? Eh baka manganganak ka na. Hindi makapaniwalang saad ni Manilyn. Hindi pa, ano ka ba? Eh sa katapusan pa ang due date ko eh. Akinsi pa lang ngayon, may 2 weeks pa ako. Pilit nga na pinasigla ang tinig na tugon ni Myra. Lumipas nga ang ilang sandali at wala nang narinig na tugon si Francis. Siguro tapos nang mag-usap ang mga to. Pipikit na nga sana ulit siya para ituloy ang naudlot nga niyang pagtulog. Nang nakarinig nga siya ng malakas na sigaw na nagmula pa rin sa kanyang likuran. Aray ang tiyan ko! Malakas na sigaw ng pamilyar na boses ng isa sa mga babaeng nag-uusap kanina. Ano ba beshi, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalala nga na tanong ni Manilyn. Ang tiyan ko, manganganak na yata talaga ako. Umiiyak at mababakas na nga sa boses ni Myra na nasasaktan nito. Ano? Hala, anong gagawin ko? Gulantang naman na tanong ng kaibigan nitong si Manilyn. Aray! Muling sigaw na umiiyak ni Myra. Beshi! Hindi malaman ang gagawin, natanong ni Manilyn. Humingi ka ng tulong. Dalhin mo ako sa ospital, sabihin mo sa driver na manganganak na ako. Sabi naman ni Myra. Ha? Huh? Paano ka manganganak? Eh wala tayong dalang gamit ng baby mo. Di ba nga? Mamamasyal tayo sa Manila? Nag-aalala na tugon nga ni Manilyn. Basta, ang mahalaga, kailangan ko ng manganak. Napapairin na ako eh. Umiiyak nga. Nasakit na tugon ni Myra. Hindi mo ba pwedeng pigilan yan? Tapos pagdating na lang sa bahay nila, tito sa kubaw ka manganak. Inosenteng tanong ng dalagang si Manilyn. Ano ka ba? Hindi ko na kaya. Hindi naman to. Napipigil eh. Patuloy sa pag-angis nga nasagot ni Myra. Lihim namang napatawa si Francis nang narinig ang diskusyon ng dalawang babae. Ang daldal at ang ingi ng mga to. Kabuanan na pala, gala pa ng gala. Sa isip-isip nga ni Francis, napailing na nga lamang. Beshi, ano pang itinatayo mo dyan? Sabihin mo na sa driver
Nadali na tayo sa pinakamalapit na ospital. Muling sigaw nga ni Myra nang makitang hindi kumikilos si Manilyn. Heto na! Ani mo'y biglang natauhan naman na tugon ni Manilyn. Manong, sa malapit na ospital po muna tayo, pwede? Manganganak po ang kaibigan ko eh. Sigaw nga ni Manilyn habang tumatakbo nga palapit sa driver. Nako ining! Malayo pa ang ospital dito. Nasa expressway tayo. Tugon naman ng nababahala na driver. Dahil sa ginawa nga ni Manilyn, nakuha nila ang atensyon ng iba pang mga pasahero at nagsimula na ngang makiusyoso. Yung babae mga anak na daw. Sad nga ng isang lalaki. Anong gagawin natin? Malayo daw ang ospital dito eh. Baka meron sa inyong marunong magpaanak. Sigaw nga ng isang babaeng nasa kalagitnaan ang edad. Sa kabila ng kaguluhan, ay pinili ni Francis maging kalmado at huwag na nga lamang makisali sa mga taong nagkakagulo sa paligid. Kung bakit ba naman kasi, alam na ng buntis, nakabuwanan na, umalis pa ito ng bahay at ang lakas pa nga ng loob. Pishi, anong nararamdaman mo ha? Okay ka pa ba? Nag-aalala na tanong na nga ni Manilyn. Aray, hindi ko na talaga kaya eh. Sigaw nga ni Myra. Nako ining, hindi mo ba talaga kayang pigilan? Tanong nga ng may edad ng babae. Opo, hindi ko na po kaya. Pasigaw nga na tugon ni Myra habang hawak ang kanyang tiyan at hindi mapakali. Agad namang kumilos ang may edad na babae at inilatag. Sa gitnang sahig ng bus ang dala nitong plastic na banig sa kayo nilagyan ng malinis na kumot bilang sapin. Naghanda na nga rin ito ng isa pang kumot para pantakip nga ng katawan ni Myra. Sige, mas mabuti pang tanggalin mo na yung pang-ibaba mong kasuotan at humiga ka na rito. Ang importante ay mailabas mo na ang baby mo para hindi na kayong maging na mahirapan. Baka makasama pa pagpipigilan mo ang kanyang paglabas. Pahayag nga ng matandang babae at tinuro nga kay Myra ang latag na ginawa nito. Dahil sa sakit, ng paghilab na nararamdaman ay wala na ngang kahiyahiya pa sa katawang sinunod nga niya ang utos ng matanda. Tahan-dahan nga siyang humiga sa sahig nang tumatakbong bus. Sa kamarahang tinanggal ang kanyang cycling, nakasuot naman siya ng maternity dress kaya hindi na nga niya ito kailangang huparin. Matapos gawin ang utos ng matanda, agad na nga itong pumuwesto sa pagitan ng mga hita ni Myra. Hoy, kayong mga lalaki, walang titingin sa beshi ko ah, baka masilipan niyo siya. Tumalikod na kayong lahat, huwag niyong samantalahin ang pagkakataon. Malakas na sigaw nga ni Manilyn, na ikinatawa na nga lamang ng ibang nandoon. Maging si Francis, natawa na lang sa sinabi ng babae. Tatayo na nga sana siya para lumapit sa mga to at magbigay ng tulong pero nang marinig nga ang sinabi ng babae, nahiya siyang ituloy ang kanyang balak gawin. Baka mamaya hindi pa nga siya paniwala ng mga to na isa siyang doktor. Sige ining, ibuka mo na. Huwag kang mahiya, baka maipit mo si baby. Pangungumbinsi nga ng matanda kay Myra nang mapansin nga nitong nahihiya pa ang babae. Sa kamarahang pinatong nga ang kumot sa ibabang bahagi ng katawan ni Myra. Magpapaanak po ba kayo, Nay? Nang hindi nakatiis nga, tanong nga ni Manilyn sa matandang babae. Nako, hindi ining eh. Naawa lang ako sa kaibigan mo kaya tutulungan ko siya para mailabas niya ang baby niya. Pero hindi talaga ako nagpapaanak. Pwede namang sa ospital na putulin ang pusod ng bata, ang importante. Maiirinan niya. Mailabas na. Sagot nga ng ginang. Ganun po ba? Hindi po ba mas nahihirapan mga anak dito ang kaibigan ko lalo na po at kambalang anak niya? Hindi maiwasang nag-alalang saad nga ni Manilyn. Ha? Kambalang baby mo? Gulat na tanong nga ng matanda nang bumaling nga ito kay Myra. Opo, tugon nga ni Myra. O sige, i-relax mo lang ang sarili mo. Pag humilab, sabayan mo ng ire para hindi ka mahirapan mga anak. Sad nga ng matanda. Kahit nahihilo at nahihirapan sa kanyang pwesto,
Tiniis yun ni Myra lalo pa at ramdam na ramdam nga niya ang pag-alog ng sasakyan at ang bawat pag-ugtol ng gulong nito habang may lubak nga na nadaraanan. Ang sakit, hindi ko na kaya! Sigaw nga ni Myra nang sumidhi ang matinding paghilab sa kanyang puson. Ang sakit! Magkakasunod at malakas nga na sigaw ni Myra. Sige, Ineng, iiri mo pa! Utos nga ng matanda. Umiiyak nga na sumisigaw si Myra. Sige pa, itoto mo na yung pag-iri mo nang makalabas ang ulo ng bata. Sad nga ng matandang babae nang tignan nga nito ang ibaba ni Myra. Ayan, nakalabas na! Isang mahaba at malakas na iri ang ginawa ni Myra kasunod ng malakas na pag-iyak ng sanggol. Ay, salamat sa Diyos! Ligtas mong naisilang ang yonak. Lalaki ang baby mo. Napaka-cute at malusog ng sanggol. Natutuwang sad nga ng ginang na tumulong kay Myra. Salamat po, manang. Sad nga ni Manalyn bago bumali nga sa umiiyak na sanggol. Hi, baby! Ninang is here! Masayang wika pa nga ni Manalyn at pumalakpak pa nga. Marami sa mga babaeng pasahero ang nakatutok sa sanggol. Maging si Frances ay parang sinilahan nga nang marinig ang malakas na pag-iyak ng sanggol. Parang gusto nga niyang lumapit sa mga ito at buhati ng batang parang musika ang dating sa kanya ang iyak nito. May lalabas na po ulit! Maya-maya ay muling sad nga ni Myra nang muling humilab nga ang kanyang tiyan. Ha? Bakit, Ineng? Anong nararamdaman mo? Nagtataka nga na tanong ng matanda. Manganganak po ulit ako! Tugon nga ni Myra na hindi na nga niya napigilan ang muling pagsakit ng kanyang tiyan. Oo nga po pala, Nay. Kambal pang anak ng kaibigan ko. Paano yan? Hindi ako marunong magputol ng pusod ng bata. Sad pa nga ng matanda. Samantalang hindi na nga napigilan ni Frances tumayo sa kanyang upuan nang marinig ang problema ng mga to, tsaka lumapit na nga sa kinaroroonan ng babae. At dahil isa siyang surgeon, kaya kahit na papaano may alam nga siya sa pagpuputol ng pusod ng sanggol. Walang pag-aalinlangan lumapit nga sa Frances sa kinaroroonan ng sanggol, saka kinuha nga ang gunting sa dala nga niya na medical equipment. Mabuti na lang at hindi niya ito iniwan sa kanyang sasakyan. Matapos isanitize ang gunting, lumapit na nga siya sa babaeng nanganak. Hey kuya, bawal ang lalaki dito. Pigil pa nga ni Manilin sa lalaki. Napabuntong hininga si Frances. Miss, surgeon doctor ako at gusto ko lang tulungan ang kaibigan mo. Sagot nga ni Frances. Manong, pakihinto po muna ang sasakyan. Utos nga ni Frances sa driver na agad namang hininto sa tabi ng bus. Ko-doktor ka naman pala, bakit hindi mo agad tinulungan ang kaibigan ko? Sad pa nga ni Manilyn. Pinili nga ni Frances na wag na nga lamang sumagot sa madaldal na kaibigan ng babaeng nanganganak para hindi na humaba pa ang kanilang pag-uusap. Sige lang, Ineng. Iiri mo pa. Huwi ka nga ng matandang babae kay Myra. Lumapit si Frances sa paanan ng babae at parang natuklaw ng ahas nang makita ang maliit na katawan ng sanggol. Excited nga siyang lumapit sa sanggol at buhatin nga sana niya ito nang may umagaw nga ng kanyang atensyon. Ang ina na patuloy sa pag-iri. Agad niyang nakilala ang babae kasabay ng pag-ahon ng galit sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang kasintahan na nang iwan sa kanya, si Myra. Nang muling umiyak ang sanggol, bumalik sa kasalukuyan ng diwa ni Frances. Saktong naputol niya ang pusod ng sanggol nang lumabas na naman ang kambal nito, kaya kaagad din itong pinutulan ng pusod ni Frances. Hindi maintindihan ni Frances ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ang dalawang bagong silang na bata na ngayon ay magkadabing nakahiga nga sa tabi ng ina ng mga itong umiiyak sa labis na tuwa. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Sad nga ni Myra nang bumaling sa mga taong nakaupo sa kanyang tabi. Walang anuman yon, iha. Kahit sino naman ang makakita ng kalagayan mo kanina,
Sigurado akong tutulungan ka. Mukhang sagot nga ng matanda. Hindi umimek si Myra. At isang matamis na ngiti ang iginawad sa ginang bago ibinaling ang kanyang pansin sa lalaking nagpakilalang doktor kanina at ganun na lang ang panlalaki ng mata niya nang makilala ang doktor. Francis? Hindi makapaniwalang sa ni Myra. Hindi sumagot si Francis pero mababakas ang galit sa mga mata nito habang nakatitig kay Myra. Magkakilala kayo, Beshi? Panguusi sa panganang kaibigan nitong si Manilyn. Hindi makuhang sumagot ni Myra at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nahihiya siya kay Francis dahil sa kasalukuyan nga niyang kalagayan na nakita nito. Lalo pang namula ang kanyang mukha nang ito na nga mismo ang magpalit ng kanilang kasuotan. Habang ang dalawang sanggol ay binuhat nga ni Manilyn at ni Aling Milda, ang matandang tumulong sa kanya. Manong, sa Reyes Hospital po tayo. Kailangan masuri ang bata at ang nanay nila. Sad nga ni Francis. Nang makarating nga ang bus, sa tapat ng ospital agad nga silang sinalubong ng mga nurse at tinulungang ibaba sa sasakyan si Myra at ng mga sanggol. Sa pidya ang diretsyo ng dalawang sanggol, sa ubigayin ni naman ang kanilang nanay. Sigaw ng isang nurse sa mga kasama habang tinutulak nga palayo ang wheelchair na kay nga si Myra. Dok, maraming salamat po sa tulong niyo ah. Pasasalamat nga ni Manilyn kay Francis nang sila na nga lamang dalawang naiwan sa labas ng ospital dahil nakalis na nga ang bus na naghatid sa kanila. Wala nga naman. Siya nga pala, nasa na naman ang mga bata? Pigil hininga nga na tanong ni Francis. Ang gusto niyo po bang sabihin na yung lalaki nakabuntis sa anak ko? Tanong nga ni Manilyn. Oo, buo nga ang loob na tanong nga ni Francis. Wala po akong alam tungkol dun eh. Wala naman pong ikinukwento sa akin ng kaibigan ko. Ang sabi lang niya, nabuntis siya ng nobyo niya sa Maynila at ayaw siyang panagutan. Mayaman daw po kasi yung pamilya ng nobyo niya, kaya ayaw sa kanya ng pamilya. Kwento nga ni Manilyn. Nang marinig ang sinabi ni Manilyn, lalong nalito at nahulog sa malalim na pag-iisip si Francis. Siya lang ang naging boyfriend ni Myra. Pero imposible naman ang sinasabi nitong ayaw dito ng pamilya niya dahil wala namang alam ang kanyang ina tungkol sa relasyon nilang dalawa. Sige po, Doc. Alis na po ako ha. Bibili po ako ng mga gamit na kailangan ng mag-ina. Paalam nga ni Manilyn. Umupo si Francis sa upuang nasa waiting area. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa mga oras na yon, gusto nga niyang malaman ang buong katotohanan mula kay Myra. Kung siya ba ang ama ng mga anak nito at kung bakit bigla na lamang itong umalis sa kanilang bahay. Ang dami niyang gustong sabihin at isumbat dito. Ang tagal din niyang ikinimkim ang lahat sa kanyang dibdib. Ilang buwan siyang halos mabaliw sa kakahanap dito ng isang araw. Pag-uwi nga niya ng bahay galing seminar, hindi na nga niya naabutan ito at walang makapagsabi sa kanya kung nasaan ito. Ilang araw pa nga noon ang hinintay niya sa pag-asang ibabalik nga ito at muling magpapakita sa kanya pero nabigo siya. Kulang na lang noon, pumunta nga si Francis sa pulisya at ideklarang missing ang babae kung hindi nga lang siya mahigpit na pinigilan ng ina. Litong-lito nga at nagugulan si Francis sa mga pangyayari nang tumunog ang kanyang telepono na nasa kanyang bulsa. Francis, where are you? Kanina pa ako tawag ng tawag pero hindi ka sumasagot. Galit na wika nga ng kanyang ina sa kabilang linya. Andito po ako sa ospital. Mom, may tinulungan akong nanganak. Tugon nga ni Francis. What? Bumalik ka na dito. Malilate ka na sa flight mo. Galit na utos ng ginang. No, Mom. May kailangan pa akong asikasuhin dito. Kalmadong tugon naman ni Francis. What? Are you out of your mind? Napakahalaga ng pagpunta mo sa Amerika at hindi mo to pwedeng ipagpaliban. O tila umuusok na nga sa galit na tugon ng ginang. Mom, please, just let me decide for my own life. Kalmado ang tinig na sagot ni Francis. No, Francis, hindi
Hindi mo alam ang sinasabi mo, come on. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at pupuntahan kita ngayon. Sad pa nga ni Doktora Elizabeth. I'm sorry, Mom, pero may kailangan talaga akong unahin ngayon. Sagot nga ni Frances. Stop this bullshit, Frances. Umuwi ka na ngayon din at ituloy mo ang flight mo or else. Nagbabantang saad nga ni Doktora Elizabeth. Or else what, Mom? Hamon na nga ni Frances sa ina. Or else hindi ka na makakatapak pa sa ospital ko kahit kailan. Galit na bantangan ng ginang. Hindi na nga sumagot pa si Frances at ibinaba na nga ang tawag. Frances, hello? Galit na saad nga ni Elizabeth sa kabilang linya nang hindi na nga sumagot pa ang kanyang anak. Ingrato kang bata ka! Sad pa nga nito bago binaba nga ang kanyang cellphone saka nagbuntong hininga. Hindi ka magkakaganyan kung walang malalim na dahilan. Hindi ka pinalaki. Pinag-aral at binigyan ng magandang buhay kung sa pagtanda mo ay wala kang mararating sa buhay. Wika nga ni Elizabeth. Kapag nagkataon hindi sumibot si Frances sa flight nito, malaking bagay ang mawawala sa kanila. Hindi lang sa binata, kundi maging sa kanilang ospital na unti-unti na ngang nababankrupt. Dahil sa walang habas sa paggastos niya ng pera simula nang iwanan sila ng ama ni Frances at sumama sa ibang babae. Samantalang kabababa pa lamang ni Frances ng kanyang cellphone nang lapitan nga siya ng isang nurse. Dok, okay na po ang pasyente. Pwede na po siyang dalawin at bigyan ng pagkain. Sad nga ng nurse. Salamat. Tugon nga ni Frances saka nagtungo sa kantina ng ospital at bumili ng pagkain ni Myra. Cup noodles, biscuit at tubig ang dala ni Frances nang magtungo nga siya sa recovery room kung saan naroon si Myra. Dinala si Myra sa private ward na kinuha nga ni Frances para sa magina. Kumatok muna si Frances ng 3 beses bago nito binuksan ang pinto. Tumambad agad sa kanya si Myra na nakahiga sa kama. Maputla ito at magulo nga ang buhok pero sa kabila ng nakikita niyang ayos ng babae, hindi pa rin maitatanggi ang angkin nitong ganda na kinabaliwan nga niya dati. Walang imik na lumapit si Frances kay Myra habang si Myra naman ay hindi nakatingin ng tuwid sa harap. Kumain ka na para mainitan ang sikmura mo, sad nga ni Frances. Nakaumupo nga sa tabi ni Myra. Susubuan na nga sana ni Frances ang babae nang maagap nga siyang pigilan nito. Ako na. Pigil nga ni Myra saka tangkang babangon na nga pero maagap itong pinigilan ni Frances. Susubuan na kata. Hindi ka pa pwedeng bumangon, baka mabinat ka. Seryosong saad nga ni Frances. Wala na ngang nagawa pa si Myra kundi hayaan si Frances. Nasubuan siya kahit pa nga labis na nga ang pagkailang ang kanyang nararamdaman sa muli nilang pagkikita. Nakokonsensya na nga rin siya sa nagawa niyang kasalanan at pagsisinungaling. Salamat. Nahihiyang saad na nga lamang ni Myra matapos nga niyang kumain. Hindi naman sumagot si Frances at tumango na nga lamang kay Myra. Saktong nalinis na nga ni Frances ang pinagkainan ni Myra nang magkasunod na pumasok ang dalawang nurse dala ang mga balgong silang na sanggol. Mommy, Daddy, nandito na po ang babies niyo. Sad nga ng isang nurse. Nang marinig nga ni Frances ang salitang daddy, labis na kaligayahan ng kanyang nararamdaman. Bye babies, maiwan na namin kayo ha. Nandito naman ang mommy at daddy niyo. Paalam naman ng isang nurse sa mga sanggol. Matapos si ayos nga ang higa ng mga to sa tabi ni Myra. Maraming salamat. Nakangiting wika nga ni Myra habang si Frances ay nakangiting tumango sa mga to. Nang nakaalis na nga ang dalawang nurse, masayang pinagmasdan ni Myra ang kanyang mga anak. Habang si Frances naman ay parang nababatubalani habang nakatitig sa mga anghel na nasa higaan. Walang pagsidla ng kaligayahan sa puso ng dalawa hanggang sa maalala nga ni Frances ang talagang pakay niya kung bakit hindi pa nga siya umaalis sa lugar kahit pa nga kanina pa nga niya ito pwedeng gawin para humabol sa kanyang flight. Sino ang ama nila? Maya-maya ay tanong nga ni Frances. Habang matamang nakatitig nga kay Myra,
na patuloy na nilalaro nga ang mga sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Myra nang tumingin ito kay Francis at mababakas sa mukha ang labis na pagkabigla sa naging tanong ng binata. Mukhang hindi nito inaasang diretsahan iyong itatanong ni Francis. Boyfriend ko, hindi makatingin ng tuwid kay Francis, natugon ni Myra. Nasaan ang boyfriend mo? Tanong nga ni Francis kahit pa nga alam naman niyang nagsisinungaling ang dalaga sa kanya. Nasa trabaho, tipid na tugon naman ni Myra. Sandaling tumahimik si Francis upang kalmahin na nga ang sarili. Ngayon mas naging malinaw sa kanya ang katotohanan at sigurado nga siya na siya ang ama ng kambal. 7 buwan pa lang ang nakalipas simula nang naglahong parang bula si Myra. Samantalang matapos suriin ang mga sanggol kanina, nalaman ni Francis na husto sa gulang ang mga to. Ibig sabihin 2 buwan ng buntis si Myra nang umalis nga ito sa kanilang bahay at walang dudang siya nga ang ama ng mga ito. At kahit pa nga ang pisikal niyang anyo ay pagbabasehan, walang mag-iisip na hindi nga niya anak ang 2 sanggol dahil kamukhang-kamukha nga niyang 2. Bibigyan kita ng pagkakataong sabihin sa akin kung ano ang totoo. Muling saad nga ni Francis na hindi nga inaalis ang mga mata sa mukha ni Myra. Wala akong kailangan sabihin sa iyo. Kunway matapang nga na sagot ni Myra. Kahit pa nga kanina pa nga dinadaga ang kanyang dibdib. Hindi na kita pipilitin na sabihin na ipaliwanag sa akin kung ano ang dahilan ng pagalis mo sa bahay. Pero gusto kong sa iyo ko mismo malaman ang totoong pagkatao ng kambal kung ayaw mong ako pa ang gumawa ng paraan para malaman ang totoo. Mariing saad nga ni Francis. Sinabi ko na sa iyo, ang boyfriend ko ang kanilang ama at pwede bang umalis ka na? Hindi ka na dapat pang nandito, tugon nga ni Myra. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sige, kung magmamatigas ka, mapipilitan akong ipa-DNA test ang mga bata at kapag lumabas sa resulta na ako ang kanilang ama, kukunin ko sila sa'yo at ilalayo ko sila. Matapang na pahayag nga ni Francis. Hindi, hindi mo pwedeng gawin yan. Sad nga ni Myra at agad na malisbis ang mga luha sa kanyang magkabilang pisngi. Bakit hindi? Hindi ako tanga Myra para hindi maramdaman na ako ang ama ng mga anak mo. Nagpupuyos sa galit na sagot nga ni Francis. Hindi na nakipagtalo pa si Myra kay Francis at umiyak na nga lamang dahil sa halo-halong emosyon na lumusob nga sa kanyang dibdib. Natatakot nga siyang malaman ni Francis ang tunay na dahilan kung bakit umalis siya sa bahay ng mga to dahil alam niyang hindi nito palalampasin ang ginawa sa kanya ng sarili nitong ina. Ngayon, gusto kong marinig mismo mula sa iyo na anak ko, ang kambal. Mahinahong utos nga ni Francis na nakaramdam na nga ng habag sa kasintahan. Suminghot-singhot muna si Myra bago nagsalita. Oo, tama ka. Anak mo nga ang kambal. Pero may gusto lang sana akong ipakiusap sa'yo. Pwede bang kalimutan mo na lang kami ng mga bata? Hayaan mo na lang sana kaming mamuhay ng mapayapa at tahimik. Pakiusap nga ni Myra at kinuha ang kamay ni Francis na agad namang binawi nito nang marinig ang kanyang sinabi. Naihibang ka na ba? Ang lakas naman ng loob mong hilingin yan pagkatapos mong itago sa akin ang tungkol sa pagbubuntis mo at nagpakalayo-layo ka pa. Hindi maiwasang magalit na sagot ni Francis. Please, tahimik at masayang buhay ang gusto kong ibigay sa anak ko. Umiiyak nga na pakiusap ni Myra. Yun din ang gusto kong ibigay sa kanila at kayang-kaya ko yung ibigay. Mariing tugon nga ni Francis. Please Francis, mahindi ka naiintindihan. Nakikiusap na saad nga ni Myra. Ano? Sige, ipaintindi mo sa akin. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat at ang tunay na dahilan ng pagalis mo. Galit na tugon nga ni Francis. Nang marinig nga ang sinabi ni Francis, ay sinimulan na nga ni Myra na alalahanin ang kanilang nakaraan. Flashback. Magandang umaga po, Dr. Elizabeth. Ito nga po pala ang anak ng kaibigan kong si Myra na po ang papalit. Sa paninilbihan ko sa inyo, bating at pakilala ni Aling Mildred kay Myra sa amo nito. Good morning po, bati naman ni Myra.
Good morning sa inyong dalawa. Pumasok na kayo para maituro mo na kay Myra ang gagawin na kailangan nga niyang matutunan dito sa bahay. Alis na ako manang Mildred. Ikaw nang bahala dito. Saad naman ni Doktora Elizabeth. Sige po Doktora, mag-ingat po kayo. Sagot nga ni Aling Mildred. Salamat po. Saad naman ni Myra sa butihing ginang. Matapos ihatid nga ng tanaw ang papalayong sasakyan ng Doktora, ay pumasok na nga sila Myra at Aling Mildred sa loob ng malaking bahay. Myra, ikaw ang nakatoka sa paglilinis. Ikaw na rin ang maglalaba. Mababait ang mga kakasama mo dito. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa amin. Paliwanag na ni Aling Mildred. Maraming salamat po. Tugon naman ni Myra. Nakuwala yun basta magpakabait ka. Isa pala sa ayaw ni Doktora. Mahulog ang loob ng mga tulad mong talaga sa anak niya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo mapapahiya sa akin. Tumango na nga lamang si Aling Mildred. At naikwento pa nga nito kung gaano kabait si Francis, na anak ng Donya. Magsasalita pa nga sana si Myra pero hindi na nga ito na ituloy pa ang pagsasalita nang biglang may pumasok nga na isang gwapo at makisig na lalaki. Hello everyone, Nani Susan, namiss kita. Sad nga. Nang barito nung tinig ng lalaking may malawak ng ngiti sa mga labi. Naku, tong batang to talaga, taig pa ang isang taon na hindi nagkita. Masayang sagot naman ni Manang Susan habang gumaganti nga nang yakap ang mayordoma sa lalaki. Hindi maintindihan ni Myra ang sarili kung bakit bigla nga siyang nakaramdam ng pagkailang. Hindi niya malaman kung dapat na ba siyang lumabas ng kusina o dapat pang magstay sa lugar. Sa huli, pinili na nga lamang niyang manatili doon at gawin ang trabaho. Dahil sa kunway pagiging abala ni Myra sa paghuhugas ng mga gulay, kaya hindi niya namalayang nakuha na pala niya ang atensyon ng lalaking bagong dating. Napakunot noo pa nga si Francis nang makita ang babaeng naghuhugas ng gulay na hindi man lang siya nagawang batiin nang dumating siya at parang walang nakita na ipinagpatuloy lang ang ginagawa. Anak, siya nga pala si Myra, ang bago nating kasama dito sa bahay. Si Mildred ang nagpasok sa kanya kapalit niya. Pakilala naman ni Manang Susan sa kanya. Umalis na po si Nay Mildred at inexplain na nga ng mayordoma na oo. Dahil may kailangan nga itong asikasuhin sa kanyang buhay. Hindi na nga lamang sumagot pa si Francis sa mahabang eksplanasyon ng matanda at muling nabagkit ang mga mata sa babaeng nakatalikod sa kanya. Mula sa likuran ng babae ay nasisipat nga ni Francis ng magandang kurba ng katawan nito. Mula sa katamtamang taas nito, maliit na bewa ang katamtamang umbok ng pangupo, maging ang buhok nitong tuwid at kulay itim na hanggang balikat na buhok ay umagaw nga sa kanyang atensyon. Myra, halika dito, ipakikilala kita sa amo natin. Naiilang pa nga si Myra na lumalapit at tila hindi magawang salubungin ang mainit na tingin na binibigay ni Francis. Hello po. Ako po si Myra. Pakilala na nga lamang nito. Ang ganda niya. Pipingsigaw nga ng isip ni Francis. Sir, balik na po ako sa trabaho ko. Sumapit nga ang gabi at oras na nga ng hapunan hindi na nga muling nagpakita sa kusina si Francis. Kaya akala nga ni Myra ay hindi na nga niya muling makikita ang binata. Nagulat pa nga siya nang masaya itong pumasok sa kusina kasama ang mga magulang nito. Sabay-sabay nga silang kumain sa hapag. Pero nadismaya nga si Francis dahil minsan na nga lamang sila kumain ng ganun na sabay-sabay ay hindi pa nga maganda ang kalalabasan. Hindi yun nauuwi sa kasiyahan dahil sa kanyang ina. Na parang robot ang turing sa kanila ng kanyang ama na dapat ay susunod na lahat sa gusto nito. Ang lungkot siguro ng buhay niya. Totoo pa lang kasabihan na kahit mayaman ka at nabibili mong lahat ng mga bagay na gusto mo, nakakakain ka ng masarap, hindi ka pa rin magiging masaya lalo na kung ang pamilya mo ay katulad ng pamilya niya. Sad nga ni Myra habang pinupulot nga ang tuyong dahon
sa mga bulaklak. Nasaksihan kasi niya kanina ang nangyari. Anong sinasabi mo, Myra? Andun pala si Francis. At seryoso nga niya itong tanong sa kanya. Ha? Wala po. Huwag ka nang mahiya, okay lang. Marami sa naging kasambahay namin ang katulad mo, ang opinyon sa aming pamilya. Malungkot na sagot nga ni Francis. Pasensya na po. Yumuko na nga lamang si Myra. It's okay. Alam mo, minsan naiisip ko na sana magkaroon na lang ako ng simpleng buhay. Simpleng pamilya pero masaya. Sad nga ni Francis. Naku sir, nasa inyo na nga po ang lahat tapos gusto niyo pang maging katulad naming mahirap? Sir, napakahirap maging mahirap. Hindi mo man lang mabili ang mga bagay na gusto mo. Hindi mo man lang mararanasan ang makakain ng masarap. Alam mo ba sa edad ko na to, hindi ko pa naranasan pumasok sa mga sikat at mamahaling restaurant. Samantalang yung mayaman na anak ng mga taga sa amin, mga bata pa lang sila, afford na nilang kumain sa mga restaurant at nagpa-party-party lang. Mahabang kwento nga ni Myra. Alam mo Myra, hindi naman importante ang mga material na bagay sa mundo. Mas mahalaga pa rin yung maipadama mo sa pamilya mo ang pagmamahal. Malungkot na saad nga ni Francis. Siguro kung kami ang yayaman, wala kaming magiging problema at wala din kaming ibang gagawin kundi mag-enjoy. Na-amaze namang nakatitig lang dito si Francis. Ang ganda-ganda ng mukha ng inosenteng dalaga. Ang minsang pag-uusap nila Francis at Myra, nasundan pa nga ng ilang beses hanggang tuluyan nang ang naging magkaibigan ng dalawa. Kung noon para kay Francis, napakalungkot ng kanilang tahanan, ngayon ay naging kaibigan nga niya si Myra. Kahit paano ay may liwanag na nga siyang nakikita sa kanilang bahay. Nagkaroon ng kulay. Kahit pa nga parang aso at pusa ang kanyang mga magulang sa tuwing magpapang-abot ang mga to. Isang umaga habang naglilinis si Myra sa sala, lumapit nga sa kanya si Doktora Elizabeth. Myra. Tawag nga nito sa pangalan ng dalaga. Doktora, good morning po. Good morning. Pwede ka bang makausap? May mga bagay lang akong gustong i-discuss sa'yo. Sige po, Doktora. Kinakabahan na tugon nga ni Myra. Sumunod ka sa akin sa library. Maupo ka. Salamat po. Hindi sumagot si Doktora Elizabeth. Inabala na nga lamang ang sarili sa pagbubuklat ng mga papeles na nasa ibabaw ng mesa nito na parang may hinahanap. Doktora, ano po bang pag-uusapan natin? Nag-angat naman ang mukha ang babae at humarap kay Myra. Gusto ko sanang tulungan ka para makapagtapos ka sa iyong pag-aaral. Nalaman ko kasi kay Manang Susan na second year college ka na pala nang huminto ka sa kolehiyo dahil sa financial problem. Panguna nga ng ginang. Hindi naman makapaniwala si Myra nang marinig nga ang sinabi ng babae. Talaga po? Pag-aaralin niyo po ako? Hindi makapaniwala pa nga na tanong nito. Yes, at naihanda ko ng mga kailangan mo. Alam ko naman na magkaibigan kayo ni Francis at napansin ko na simula nang dumating ka sa bahay namin, madalas nang umuwi dito ang anak ko at bumalik din ang pagiging masayahin niya tulad ng dati. Kaya ngayon gusto kong tumanaw ng utang na loob. Salamat po, Doktora. Pero wag na lang po siguro, wala naman po akong alam dito sa syudad eh. Baka maligaw po ako. Tanggi na nga ni Myra. Don't worry, ang anak ko nang bahala sa'yo. Talaga po? Maraming salamat po. Welcome. Gusto ko lang ding ipaalam sa'yo na malaki ang tiwala ko sa'yo. At sana wag mong sirain yun. Sa nasabi yun ng matanda, ay tila kinabahan si Myra. Sad na nga lamang nito. Makakaasa po kayo. And last, don't fall in love with my son. Pahabol na saad nga ng ginang. Agad namang natigilan si Myra bago tumango sa ginang. Isang araw nga pagkatapos nga ng enrollment, nasinamahan nga ni Francis si Myra. Teka, saan tayo pupunta? Sad nga ni Myra. Nang pauwi na nga sana sila pero nagtaka nga siya. Hindi pa tayo uuwi sa bahay. May dadaanan lang tayo saglit. Tugon nga ni Francis. Ha? Saan? Baka mapagalitan ako ng mama mo. Ang alam niya, magpapa-enroll lang tayo eh. Don't worry, hindi niya malalaman. Sad pa nga ni Francis.
Wala nang nagawa pa si Myra kundi sumama na nga lamang dito. Kahit takot siya kay Dr. Elizabeth, hindi niya naman maiwasang maging masaya tuwing kasama si Francis. Sa sikat na hotel and restaurant nga sila humantong, natanging sa TV lang nakikita ni Myra. Hanggang makababangan ang sasakyan ng dalawa, hindi pa rin makapaniwala si Myra na darating ang araw na to na makatapak nga din siya sa ganito kamahal at kagandang lugar. Sobrang ang pag-alalay ni Francis kay Myra. Nakahawak pa nga sa bewang nito. Napaka-gentleman. Samantalang si Myra naman iba palang naiisip. Sir Franz, hindi ba mahal dito? Sa iba na lang kaya tayo kumain. Sad nga ni Myra. It's okay, Myra. Akong bahala. Sige po. Pero baka maubos pera mo ha, dahil sa panlilibre mo sa akin. Natawa na nga lamang si Francis sa kung gaano ka-inosente si Myra. Nakaupo nga ang dalawa sa isang pandalawahang upuan nang maalala nga ni Myra ang bilin ni Dr. Elizabeth. Natatakot nga itong tumingin kay Francis at sinabing, Sir, baka may makakita sa atin dito at isiping nagda-date tayo. Napatawa muli si Francis. Bakit mo naman naisip? Eh sir, dalawa lang tayo eh. Don't worry, Myra. Kahit may makakita sa atin at isipin yan, ayos lang talaga. Wala namang problema dun ah. Naku sir, hindi mo ako naiintindihan. Lumipas nga ang ilang buwan at nagpatuloy nga sa kanyang pag-aaral si Myra. Kapalit nga ng paninilbihan niya sa pamilya ni Francis. Sa kabila nga ng bili ni Dr. Elizabeth, hindi napigilan ni Myra ang kanyang sariling huwag mahulog sa binata. Kaya naman sa tuwing si Francis ang naghahatid o nagsusundo sa kanya, palihim nga silang kumakain sa labas at nag-uusap. Ilang buwan na nga rin ang nakalipas, simula nang magtapat nga ng pag-ibig si Francis kay Myra, na hanggang ngayon ay pinapatunayan pa nga rin ito ang malinis nitong hangarin kay Myra. Isang umaga habang nagdidilig ng halaman si Myra ay lumapit nga sa kanya, si Francis. Dinalhan pa nga niya si Myra ng kape at pagkain. Ganun nga si Francis sa kanya. Sobrang masuyo, gentleman at inaalagaan siya. Wala sa kanyang estado sa buhay nila. Kahit para sa mata ng iba, ay para nga silang langit at lupa. Tara, kumain na tayo. Pupunasan ko lang saglit ang pawis mo. Paglalambing pa nga ni Francis. Sorry ah, pawis na ata ako. Nakangiwing wika nga ni Myra. Hindi naman. Ikaw pa rin ang pinakamabango at pinakamagandang babae sa balat ng lupa kahit ang aga-aga. Sus, bulero ka talaga. Angal nga ni Myra. Kahit ang totoo, kinilig nga siya sa sinabi ni Francis. Sa'yo lang naman ako bulero eh. Pero totoo ang sinasabi ko. Maganda ka kaya. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Banat pa nga ni Francis sa tenga ni Myra at bahagya pang tumama ang mainit nitong hininga sa leeg ng babae na nagdulot nga ng init sa katawan nito. Hindi pa man makakabawi si Myra sa pagkagulat, sunod naman itong naramdaman ang mainit na labi ni Francis sa pisngi ni Myra. Hoy, anong ginawa mo? Namumula nga ang mukha at gulat na tanong nga ni Myra nang ma-realize nga ang ginawa ni Francis. Kiss! Kinuha ko lang ang good morning kiss ko. Sabay sinapok tuloy siya ni Myra. Magnanakaw ka talaga. Sad nga nito. Sorry na, hindi ko lang napigilan ng sarili kong halikan ka. Para ka kasing baby eh. Uy, galit ka ba? Promise, hindi ko nauulitin. Nagkulitan pa nga ang dalawa at nagkilitian. Nang tigilan nga ni Francis ang pagkiliti kay Myra, masayang naglakad nga ang dalawa papasok sa loob ng bahay habang magkahawak kamay. Pagpasok nga nila ng kusina, nagulat pa nga ang dalawa nang salubungin nga sila ng confetti. Happy birthday, Francis! Sabay-sabay nga nabati ng mga kasambahay. Wow, thank you sa inyong lahat! Birthday mo? Gulat na tanong nga ni Myra. Yes, tuwing birthday ko sila ang kasama kong mag-celebrate. Ang mga magulang mo hindi mo pa kasama? Bata pa lang ako, si Manang Susan na ang nag-aasikaso ng birthday ko. Siya pa ang gumagawa ng mga surprise birthday para sa akin. Ganun ba?
Sorry. Masaya naman ako na may nag-effort sa akin. Tugon na nga lamang ni Francis. At dahil nga birthday niya, nag-decide nga silang mag-outing. At ang nandun nga sila. Nakatambay nga sila nang biglang tanong nga ni Francis, pwede ko bang malaman kung ano na ang status ko sa puso mo? Tumawa naman si Myra, saka sumagot. Ilang araw na nga rin niyang pinag-isipan ang bagay na to at ngayon, desidido na nga siya at ito rin ang tamang tiyempo para sabihin niya kay Francis ang tunay niyang nadarama para dito. Mahal na kita. Mahinang sambit nga ni Myra. Totoo? Mahal mo na ako? Tila excited at masaya nga at hindi makapaniwala na tanong ni Francis. Oo, nakangiting tugon nga ni Myra. So tayo na, girlfriend na kita. Oo nga, kinikilig naman na tugon ni Myra. Yes, salamat, maraming salamat. Promise, hinding-hindi kita sasaktan. Aalagaan kita at mamahalin kita. Masaya at puno ng pagmamahal na saad nga ni Francis. Thank you, pero may pakausap lang sana ako. Pwede bang wag nating ipaalam muna sa mga magulang mo ang tungkol sa relasyon natin? Napakunot na si Francis. Bakit? Pinagbawalan ka ba ni Mom? Napalunok nga si Myra at pinili na nga lamang magsinungaling. Hindi naman. Gusto ko lang sana na malaman nila ang tungkol sa atin kapag may napatunayan na ako sa sarili ko. Tumango si Francis. Sige, huwag ka mag-alala. Pakakaasa ka. Nagpasalamat na nga si Myra. Pakiramdam ni Myra nasa cloud 9 nga siya dahil sa labis na kaligayahan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ngayon, kasintahan na nga niya si Francis. Mabilis na lumipas ang panahon. Lumipas ang 2 taon. Ngayon nga nakagraduate na nga si Myra, habang si Francis 1 taon na ngang nagtatrabaho bilang doktor. At kung minsan ito nga ang lihim na nagbibigay nang allowance kay Myra. Sa kabila ng takot ni Myra sa ina ni Francis, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang lihim na relasyon. At sa loob nga ng mahigit 1 taon, na relasyon nila ilang beses ngang ipinagkaloob ni Myra ang kanyang sarili sa kasintahan. Hanggang isang umaga habang nagdidilig nga ng mga halaman ay bigla na nga lamang nakaramdam ng pagkahilo si Myra. Binaliwala nga niya ito at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hanggang sa isang beses ay nasundan pa nga ng maraming beses na maging ang kanyang mga kasamahan, napansin na nga rin ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Wala ngayon si Francis dahil may seminar nga itong dinaluhan sa abroad, kaya walang karamay si Myra kundi si Manang Susan na siyang nag-aalaga nga sa kanya. Mabuti na nga lamang nandun siya dahil sa suwestiyon ng ginang na magsagawa nga siya ng pregnancy test, sinunod nga ito ni Myra at doon niya nalaman na nagdadalang tao siya. Walang ibang nararamdaman si Myra ng mga oras na yon kundi saya at alam niyang labis ding matutuwa. Si Francis, kapag nalaman nga nito na nagbunga nga ang kanilang pagmamahalan. Para matiyak nga ang kaligtasan, nang nasa kanyang sinapupunan nagtungo agad si Myra sa isang OB-GYN clinic para magpa-check up. Matapos ang pagsusuri, ang tuwang naramdaman nga ni Myra nang malaman nga niyang buntis nga siya ay doble. Nang malaman nga niyang malusog ang kanyang baby at hindi ito isa lamang kundi kambal. Masayang lumabas nga si Myra sa klinik at bago siya tuluyang umuwi, bumili nga muna si Myra ng vitamins na kailangan nga niyang inumin para sa kanyang sarili at sa pagdevelop nga ng kanyang babies. Inilagay na nga niya ang binili nga niyang vitamins sa isang maliit na kahon at itinago nga ito sa kanyang drawer kasama ang resulta ng pregnancy test. Lumipas ang 1 linggo. Uuwi na nga si Francis. Sa bawat araw na nagdaan, pinipilit ni Myra na maging masayahin sa kabila ng hirap niya sa paglilihi upang maging healthy nga ang kanyang mga baby ayon sa advice na nga rin ng OB niya. Hanggang 1 umaga, hindi inaasahan ni Myra, nasasambulat nga sa bahay ng mga ito ang lihim na pilit nga niyang tinatago. Myra! Malakas at halos dumadagundong nga ang boses ni Dr. Elizabeth sa buong bahay sa lakas ng boses nito. Dr. Elizabeth? Bakit po? Nautal nga na tanong ni Myra.
Hindi niya maiwasang matakot na makita nga ang galit na galit na anyaw ng babae na parabang kakainin nga siya ng buhay. Walang yaka? Pinag-aral kita. Pinakain sa aking mga palad tapos tatraydurin mo ko? Nanlilisik ang mga matang sad nga ng doktora. Saka malakas nga na sinampalang dalawang beses si Myra. Doktora, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Umiiyak na nga na saad ni Myra. Gagawin mo pa talaga akong tanga? Anong akala mo? Ninyong lahat wala akong alam sa mga nangyayari dito kapag wala ko? Galit na wika nga ni Dr. Elizabeth, saka hinaklit nga ang buhok ni Myra. Isa kang langaw na gustong dumapo sa likod ng kalabaw. Sigaw nga ng doktora sa mukha nga ni Myra sa kuubod ng lakas itong inginudngod sa lamesa. Doktora, tama na po. Nasasaktan niyo po si Myra. Awat nga ni Manang Susan dito, na siya lang ang bukod tanging naglakas ng loob na umawat. Sa amo nito habang ang ibang kasambahay nanonood lamang. Ikaw, Susan. Umpisa pa lang alam mo na ang kalokohan ng alaga mo pero kinunsinti mo. Galit na singhal nga ni Dr. Elizabeth kay Manang Susan. Doktora, hindi naman po sa ganun. Wala naman pong ginagawang masama ang mga bata tsaka nasa hustong kulang na po si Francis. Alam na niya ang kanyang ginagawa. Sana hayaan niyo naman po siyang maging masaya at magdesisyon para sa sarili niya. Pagtatanggol pa nga ni Manang Susan sa alaga nito. Walang ginagawang masama? Eh ano to? Sige, ipaliwanag niyo sa akin ang mga yan. Galit nga na sigaw ni Dr. Elizabeth sa kainihagis nga sa lapag ang maliit na box na kinalalagyan ng mga vitamins ng pangbuntis na binili nga ni Myra. Kasama na nga rin ang resulta. Nanlaki ang mga mata ni Myra at hindi kagad nakasagot. Maging si Manang Susan, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Myra? Hindi makapaniwalang tawag ni Manang Susan sa pangalan ng dalaga. Walang nagawa si Myra kundi ibaba ang nanlalabong paningin sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang nagbabagang mga mata ni Dr. Elizabeth at ang tingin ng iba niyang kasamahan na puno ng panghusga. Myra, anong ginawa mo? Sad nga ni Manang Susan sa kalumapit nga kay Myra at niyakap ito. Sasagot pa ngala sana ang dalaga ay lumapit na nga dito si Dr. Elizabeth. Hetong pera! Dapat mawala ang batang yan! Galit na utos nga nito. Doktora? Hindi makapaniwalang wika nga ni Manang Susan at Myra sa pangalan ng babae. Dapat mawala ang bastardong yan. Ayokong ikaw ang maging ina ng mga apo ko dahil hindi ka karapat dapat para sa anak ko. Galit na saad nga ni Dr. Elizabeth. Doktora, baka naman mapahamak silang mag-ina sa gusto mong gawin ni Myra. Isa pa, malaking kasalanan po sa Diyos yan. Sabat nga ni Manang Susan. Huwag makialam dito, Susan. Alam ko kung ano ang makakabuti sa pamilya ko. Galit na singhal pa nga ni Doktora. Natahimik naman si Manang Susan at hindi na nga muling nagsalita habang si Myra naman ay wala pa ring patid sa pag-iyak. Ikaw babae, gawin mo ang utos ko. Namumula nga sa galit na wika nga ni Doktora kay Myra pagkatapos itong turuin sa mukha. Hindi ko po kaya. Parang away niyo po. Hayaan niyo po kung ipaalam kay Francis ang tungkol sa anak namin. Naiiyak nga na pakiusap ni Myra. No, hindi ko hahayaang mangyari yon. Isa kang oportunista. Ngayon palang umalis ka na sa pamamahay ko. Hetong pera. At dapat mawala ka na sa buhay namin at wag na wag mo nang gagambalain ulit ang pamilya namin. Ito na ang huling beses na makikita kita. Saad nga ng ginang na may halong pagbabanta. Saka kinaladgad nga si Myra palabas ang bahay. At hinagis nga sa kanyang mukhang medyo makapal na pera. Hindi ko po kailangan to, Doktora. Huwag po kayong magalala. Magpapakalayo-layo na po ako. At sana kapag nalaman ng anak nyo itong ginawa niya sa amin, sana hindi kanya kamuhian. Umiiyak nga na saad ni Myra habang pinipilit tumayo. Alis! Anak, ayos ka lang ba? Nag-aalala pa nga na tanong ni Manang Susan. Ayos lang po ako, Manang. Kailangan ko na pong umalis. Patuloy sa pag-iyak na saad nga ni Myra. Matapos iyakapin ng mahigpit ang isa't isa, ay tuluyan nangang umalis si Myra. Baon ng sakit, kabiguan, at ang buong pagmamahal para sa nag-iisang lalaking iniibig niya. End of flashback. Sa kasalukuyan, hindi maiwasan ni Francis umiyak
Nangalalahanin ni Myra ang lahat ng naganap sa kanila at maging ang dahilan ng pagalis nito. Awang-awa nga siya, nakasintahan dahil sa dinanas nga nitong kalupitan sa kanyang ina. Bagaman hindi nga siya sigurado kung totoo man ang sinasabi nito, pero base sa luhaan nitong mga mata habang inaalala ang mga nangyari, ay mukhang nagsasabi nga ito ng totoo. Alam ni Francis na may capacity ang kanyang inang gawin at tratuhin ng ganoon si Myra. Pero ganun pa man, nakadama nga siya ng pag-alinlangan na magagawa nitong pagplanuhan ng hindi magandang sarili nitong apo na nooy nasa sinapupunan pa lang ng dalaga. Kahit naman hindi ito naging mabuting ina kay Francis, ay ayaw nitong husgahan agad ang ginang. Ginawa sa'yo ni Ma'am yun? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Francis. Oo, at alam kong mahirap yung paniwalaan pero marami naman ang makakapagpatunay sa nangyari ng araw na yon. Matapang natugon nga ni Myra. Anong ibig mong sabihin? Kitang-kita ng lahat ng kasambahay ninyo ang nangyari, Francis. Kahit si Manang Susan, alam niya ang lahat. Tugon nga ni Myra. Pero paanong nangyari? Wala isa man sa kanilang nagsabi sa akin kung bakit ka umalis. Siguro, kinausap sila ng mommy mo. Baka pinigilan nga silang sabihin sa'yo ang totoo. Sa pantahan nga ni Myra, na sa tingin ni Francis ay totoo. Sandaling namagitan nga ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Nang muling nagsalita nga si Myra, I'm sorry kung natakot akong bumalik. Hindi naman ako natakot para sa sarili ko eh. Natakot ako para sa mga batang nasa sinapupunan ko. Wika nga ni Myra at muling umiyak. Naintindihan kita. Huwag kang mag-alala dahil yun na ang una at huling nasasaktan ka ni mommy. Hindi ko hahayaang maulit pa yun. Sagot nga ni Francis sa kaniyakap ng mahigpit si Myra. Kung totoo man ang sinasabi ni Myra, nakahanda si Francis na protektahan ang kanyang pamilya. Makalipas ang tatlong araw, pinayagan na nga ng mga doktor na lumabas sa ospital ang mag-ina. Sakay ng isang van na pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Francis, dinala nga niya ang kanyang mag-ina sa kanyang bagong bahay. Dito nga niya balak buuin ang kanyang pamilya. Ang ganda naman dito, kaninong bahay to? Humahangang saad nga ni Myra. Sa atin. Pinagawa ko to noon habang nag-aaral ka, Myra. Plano ko noon na pagbalik ko ay dito na tayo titira. Bubuo ng sarili nating pamilya. Pero wala ka na nang umuwi ako. At walang makapagturo sa akin kung nasan ka. At makapagsabi ng totoong rason. Mahabang tugon nga ni Francis at niyakap ng mahigpit, si Myra. Salamat nga pala sa pagtulong mo at sa muling pagtanggap sa akin. Sad nga ni Myra, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Ako ngang dapat magpasalamat sa'yo dahil hindi mo sinunod ang gusto ni mommy sa halip kinaya mong mag-isa ang pag-iingat at pag-aalaga sa mga anak natin sa iyong sinapupunan. Naluluhang nga natugon ni Francis. Wala yun. Siyempre anak ko sila. Mahal na mahal ko ang tatay nila kaya alagaan at iingatan ko sila tulad ng pag-aalaga at pag-iingat na ipinadama mo sa akin noon. Nakangiting sagot nga ni Myra bago dinama ang magkabilang pisngi ni Francis. Mariing naglapat ang mga labi ni Myra at Francis na nauwi sa malalim na halikan na puno ng pananabik sa isa't isa. Wala pa nga sanang bala kuminto ang dalawa pero ang malakas na iyak ng dalawang maliliit na sanggol ang kusang nagpahiwalay sa kanila. Hindi naman napigilan ang dalawang tumawa habang tigis ang kinukuha sa crib ang dalawang sanggol. Lumipas ang isang linggo at masayang namuhay ang dalawa kasama ang kanilang mga supling. Isang umaga galing sa pamamalengke si Francis nang hindi nila inaasahan na darating nga ang ina nito. Mahal, andito na ako. Sad nga ni Francis nang makababangan sa taxi at tuloy-tuloy nga na pumasok sa kanilang bahay. Saglit lang mahal, huwag kang maingay na tutulog ang dalawa. Tugon nga ni Myra. Okay, sorry. May dala akong almusal. Bumaba ka na at kakain na tayo. Muling saad nga ni Francis. Sige. Tugon naman ni Myra sa kadahan-dahang lumabas ang silid para hindi magising ang mga sanggol. Halika na.
Inihahanda akong mga pagkain. Ayaw nga ni Frances nang makitang nakababa na nga ng hagdan ang kasintahan. Sandali lang ayusin ko lang ang sofa. Tugon nga ni Myra sa kasinimula na nga ang istalansan nang maayos ang unan sa sofa. Patapos na nga siya sa kanyang ginagawa ng walang kaabog-abog na bumukas ang pinto at galit na galit nga na pumasok si Doktora Elizabeth. Frances, nandito ka lang palang bata ka? Bakit hindi ka man lang nagpapakita sa ospital? Nagawa mo pang mag-leave ng isang buwan pagkatapos mong hindi ituloy ang flight mo? Pagpasok pa lang sa bahay, nagtatatalak na nga ito. Hindi naman agad nakakilos si Myra nang makita ang galit na ginang. Pakiramdam ni Myra na walan nga ng lakas ang kanyang mga tuhod at nanumbalik nga sa kanyang alaalang mga nangyari. Sa pagitan nila ni Dr. Elizabeth, kasabay ng takot na nararamdaman niya nang maalala ang kanyang mga anak. Aalis na nga sana si Myra sa sala pero nakita at makilala nga ito ng ginang. Ikaw? Anong ginagawa mo dito sa bahay ng anak ko? Ang kapal talaga ng mukha mo. Akala ko ba wala ka na dito? Galit na wika nga nito. Doktora, sambit nga ni Myra sa pangalan nito. Sumagot ka. Anong ginagawa niyo ni Frances sa iisang bubong? Naglalaro ng hide and seek? Umuusok ang ilong sa galit na muling tanong nga nito pero wala nga itong nakuhang sagot mula kay Myra. Sinabihan na kita. Huwag na huwag ka nang muling magpapakita sa pamilya ko pero ang tigas ng ulo mo. Para kang linta kung dumikit sa anak ko. Malakas at galit ang tinig na sabi nga ng ginang dahilan para magising at umiyak ang mga bata. Nang marinig ang ingay ng mga sanggol, ay muling bumaling nga sa doktora kay Myra. Hindi mo pa sinunod ang utos ko. Galit na wika nga nito sa katangkang lalapit nga kay Myra. Upang sampalin ito pero maagap itong inilayo ni Frances. Huwag na huwag mong sasaktan ang ina ng mga anak ko, ma'am. Ang ginawa mo sa kanya noon, ang una't huling magagawa mo sa kanya. Galit na saad nga ni Frances. Kaya tumitigas ang ulo mo dahil sa babaeng yan. Galit na sagot naman ng doktora. Mali ka, ma'am. Tumigas ang ulo ko dahil kahit minsan hindi ko naramdaman na minahal mo ko bilang anak. At ngayong napatunayan ko na totoo ang sinasabi ni Myra na gusto mo ngang mawala ang anak namin nang malaman mong buntis siya, parang hindi ko na kayang kilalanin ka pang bilang ina. Umiyak nga sa sama ng loob na saad ni Frances. Ang lakas ng loob mong sagutin ako ng ganyan. Bakit? Dahil matapang ka na ngayon? Dahil kaya mo ng sarili mo? Galit na tugon nga ng doktora. Ma'am, alam mong hindi yan ang dahilan. Bata pa lang ako kahit minsan. Hindi ko naramdaman na minahal mo ko. Tapos nang malaman ko na magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya, inutusan mo si Myra na ipalaglag ang bata. Ma, kahit minsan ba minahal mo ko? Parang batang tanong nga ni Frances. Hindi rin napigilan ni Myra ang mapaluha dahil sa nararamdamang awa sa kanyang kasintahan. Biglang ang tahimik si doktora at hindi kaagad ng kasagot sa halip hinayaan nga nito ang sariling umiyak sa harap ng anak. I'm sorry anak, kung yun ang ipadama ko sa'yo, ang pagdating mo sa buhay namin ng daddy mo ay isang pagkakamali dahil nang tumating ka. Sa pilitan kaming pinakasal ang mga magulang namin sa isa't isa at walang nagawa noon ang daddy mo para tumanggi. Noon pa man ay ako lang ang nagmamahal sa aming dalawa. Hindi niya ako natutunang mahalin anak at yun ang ayaw kong mangyari sa iyo. Ayokong matulad ka sa akin na tinali sa maling tao para sa anak. I'm sorry sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa inyo. Sorry sa mga pagkukulang ko bilang ina. Umiiyak nga na saad nga ni doktora habang nagsusumamo nga ang mga mata na nakatingin kay Frances saka bumaling kay Myra. Myra, I'm sorry sa mga nagawa ko. Alam ko na mali yun. Alam mo noong unang kita ko pa lang sa'yo, nakita ko ang pagiging matyaga mo sa buhay. Ang pagiging matiisin mo, kaya inalok kita noon na pag-aralin ka. Dahil alam kong kaya mo. Kaya nang nakapagtapos ka, proud na proud ako sa'yo. Yun ang totoo. Ang hindi ko lang matanggap ay ang maging asawa ka ng anak ko. Pasensya ka na kung minaliit kita. Hinging paumanhin nga ni Doktora kay Myra. Wala na po yun. Sad nga ni Myra at sinabing pipilitin nga niyang mapatawad ang ginang.
Hindi naman makapaniwala si Francis sa narinig. Hindi niya akalain na ganun kadaling. Maintindihan nga ni Myra si Dr. Elizabeth. Nauunawaan kita. Alam kong hindi ganun kadali magpatawad at mawala ang sugat sa puso na nilikha namin ang daddy mo. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Madamdaming saad ga ng doktora. Lumipas ang mahabang sandali na walang anumang salita na namutawi sa mga labi ni Francis. Hanggang sa hindi na nga nito matiis ang sarili at naglakad na nga palapit sa ina nito sa kamahigpit na yumakap dito. Mom, I'm sorry. It takes time. Mahinang usa nga ni Francis habang hilam sa luhang mga mata. Sorry din anak. Mahal na mahal kita. Hayaan mo mula ngayon babawi ako sa inyo at sa mga apo ko. Naiiyak nga ni saad ni Doktora bago'y nilahad ang isang braso para anyayahan nga si Myra na lumapit sa kanila. Wala namang pag-aalinlangan na lumapit si Myra sa mga ito at mahigpit na yumakap sa dalawa. Wala pa sana silang balak bumitaw sa isa't isa kung hindi lang dahil sa malakas na iyak ng dalawang cute na sanggol. Nagtatawa ng nagkalas nga ang tatlo saka nagmadaling nagtungo sa silid ng kambal. Masayang binuhat nga ni Doktora isa-isang mga bata. Niyakap nga niyang mga ito at hinalikan. Masaya naman itong pinagmamasdan nila Myra at Francis.